Sa ibang balita, hindi po sumipot si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng panukalang pagbasura sa Judiciary Development Fund o JDF ng Korte Suprema. Ayon sa isang kongresista, ang nasabing panukala ay ganti raw ng mga kaalyado ni Pangulong Aquino sa naging desisyon ng Korte sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Pag-uusapan dapat ng House Committee on Justice ang panukalang i-abolish ang Judiciary Development Fund o JDF ng Korte Suprema. Pero di sila sinipot ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno at iba pang opisyal. Isang liham ang pinadala ni Sereno kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Binigyan naman ng kopya si Congressman Neil Tupas Jr. The tone is inappropriate. As I said, they always impute good faith in a branch of government. Kung nagreklamo siya, saan nagreklamo na? Yun ang standard namin since 2010. Sa kanyang liham, sinabi ni Sereno na sa tingin niya, premature at hindi tama ang pag-imbita sa kanya bilang pinuno na isang co-equal branch sa isang pagdinig. Naniniwala raw si Sereno na bahagi ito ng trabaho ng mga mambabatas. Pero ang timing daw at layunin ng panukalang batas ay hindi makakabuti sa relasyon ng Kamara at Korte Suprema. Ayon sa dating dean ng UP College of Law na si Attorney Pacifico Agabin, hindi pwedeng pilitin na mga mambabatas na dumalo sa pagdinig ang isang Chief Justice. It is a co-equal department. Kaya sa mga legislative investigations, pwede niyang indisundin yung subpoena at pwede niyang i-reject yung imbitasyon. Ang JDF ay pondong nakukolekta na hudikatura mula sa docket at iba pang legal fees sa mga korte na kontrolado ng Office of the Chief Justice. Sabi ng Commission on Audit, lampas sa 1 bilyong piso ang JDF kada taon. Pondong ginagamit pandagdag sa sahod at allowance sa mga maestrado, huwes at mga empleyado ng korte. Ginagamit din itong pambili ng office equipment at pagsasayos ng mga pasilidad. Layo nitong mapanatili ang independence ng hudikatura sa lahat ng pagkakataon. Pero sa panukala ng mga kongresista, papalitan daw ang JDF ng Judiciary Support Fund, kung saan ang koleksyon, imbesta diretsyo sa hudikatura ay diretsyo na sa National Treasury. Kailangan pa muna mag-request ng Korte Suprema sa Budget Department bago makakuha ng pondo. Ang gusto lang daw ni Tupas at Fariñas, maging malinaw ang sistema sa paggamit ng JDF. Naaabuso raw kasi ito, base raw mismo sa COA report. It is not the mandate under Presidential Decree 1949 na ipapautang mo yung tinan mo, may motorcycle loan na 6 million, may computer loan na 2 million, 2.8, may baril pa handgun loan, 1.1 million. Pero ang sabi ni Kabataan Partyless Congressman Terry Ridon, ang hearing ay rest back o ganti ng mga kaalyado ng palasyo sa Korte Suprema. Dahil sa desisyon na itong illegal, ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP, itinanggi ito ni Tupas. Dumistansya naman ang palasyo sa isyong ito. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Horas.